Magandang umaga po sa ating lahat. Araw pa ngayon ng Lunes. Andito naman po tayo sa Usapang Politika. Andito naman si Professor Tonton Contreras. Sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika. Napakaulan po ngayon, mawalang umaga. Pero mainit-init pa ang pag-uusapan natin. Pag-usapan natin yung tukul sa Miss Universe na naganap, na kung saan ang ating, kung sasabi kayo, ano naman politika sa Miss Universe, mamaya malalaman nyo. Natalo po ang ating kandidata, si Miss Cortesi. At marami ang nalulungkot dahil sa matagal na panahon mula pa ni Venus Ra, taon-taon, nakakasama naman ang Pilipinas sa top 20 or sa mga final semifinalist, nakakapasok sa pagpipili at sa shortlist baga. At ngayong taon lang to hindi siya nakasama. Hindi nakasama ang Pilipinas. In fact, since Miss Ram, nagkaroon tayo ng dalawang Miss Universe na panalo sa Miss Universe, si Catriona Gray at saka si Pia Worsbach. Nalulungkot ang marami. Bakit to hindi nanalo ang Pilipinas? Maraming mga kuda. May mga nababasa ako. Ako naman, parang lukuhan lang. Sabi ko, malas yata yung ano eh, yung costume ni Darna eh. But anyway, ang nakalulungkot dito, yung Miss Universe candidate natin, parang nabansagan siyang Tukuyo of the Year. Ano ba yung Tukuyo ba? Tama yun. Eh, yun yata yung label na binibigay. Doon sa frontrunner ka sa pre-pageant. Pero sumemplang ka, hindi ka nakasama sa finals for some reason. Eh ganyan daw si Miss Cortesi eh. Hindi ko naman kasi sinusubaybayan ang galaw nitong Miss Universe na ito ngayon. Nababasa ko na lang. Siya ay talagang frontrunner. Favorite siya ng crowd. Pero hindi siya nakasama kahit man lang doon sa top 20 o top 16. So may nangyari. Ang sinasabi ng iba eh hindi daw siya maganda yung performance niya sa interviews one-on-one. At ang sinasabi naman ng iba, paloko eh malas daw yata yung Darna costume. Ngayon, ang interesting dito kasi yung nanalong Miss Universe, yung Miss USA, si Arboni Gabriel, ay half Filipina. Ang kanyang tatay ay isang Pilipino, Pinoy na Pinoy. In fact, si Miss Gabriel marunong magtagalog. So half Pinay. Siya isang second generation Filipino, pinanganak siya sa Amerika. Second or first generation. Nalito na ako. Basta pinanganak sa Amerika. Ang nanay niya ay Amerikana. Ang tatay niya Filipino na isang psychologist na nag-migrate nung bata pa sa Texas. So, interesting. Kasi natalo man tayo sa yung ating kinatawan, ito naman nanalo. So, ayan na. Siyempre, marami nagmamalaki na at least Pilipina yan, kalahating Pinay. May mga nagkiklaim. Meron namang mga tao na parang hindi yata maghasya sa kanilang kaligayahan. Tuwa na lang. Na may mga tao kasing nagkiklaim na pumunta ka na dito, dalawin mo naman ang mga kababayan mo, mga Filipino, na mga dito naman ang native land mo. May mga nag-react na mali yun kasi hindi naman talaga Pilipina si Miss Gabriel. Siya ay Amerikana. So ako nga may nasabihan ako na kaibigan. Sabi ko, well, it depends. Kasi contested concept yung native land eh. Kasi a native land doesn't mean that you are a citizen of that land. You know, hindi naman necessary citizen. Importante din yung identification mo eh. Kahit pamukha kang incheck, kung hindi ka naman na diasporic. Kasi pag sinabi kasi natin diaspora, pag sinabing kasama ka sa diasporic community, hindi porket ikaw ay may blood na nasa ibang bansa ka na, miyembro ka ng diaspora. Ang kailangan sa diaspora, meron kang sense of identification sa bayan o sa bansa. Binibilang mo ang sarili mong kalahi. Yun ang ibig sabihin ng diaspora. Kasi for example, sa mga sa Hawaii, yung mga marami kasi sa Hawaii ng mga Japanese Americans, yung mga Hapon ng itsura, Hapon ng pangalan, pero American citizen at pinanganak na sila sa US, sa Hawaii.
they no longer had any connection to Japan in a sense, in their memory and their identification. They considered themselves Americans with their Japanese names. Hindi po sila technically kasama sa diasporic community. Ang diaspora, kasama po dyan yung mga tao na kahit wala ka na sa bansa o kahit malabnaw na ang dugo mo kasi nahaluan na ng iba, pag meron mong kang identification na ang ugat mo, pinagmulan mo sa Pilipinas pa rin, identified ka pa rin na parte ka ng Filipino diaspora and you can claim the Philippines as your native land. It is a native land of your forefathers. Parang ako, may mga pamangkin ako na nasa New Zealand pinanganak na. O, hindi ba? Although doon na sila panganak, depende sa pagpapalaki sa kanilang pamangkin ko. Kung palalakin sila na may consciousness, kayo ay galing sa Bicol, galing sa Kamsur, galing sa Pilipinas, ang magulang nyo, kahit kayo half Kiwi, kayo ay matatawag na ang Pilipinas ay kasama sa native land mo, kadagdag ng New Zealand. So, it's a negotiated concept. It's a controversial concept. But it's ako kasi, ang settled ko dyan, identification yan, identity. At malinaw dito kay Miss Gabriel na siya ay kinikilala ang sarili niya may Filipino heritage. Nagtatagalog pa nga. At sa press conference siya, hindi niya, dapat sana tahimik na lang siya. Naging very superficial lang yung pagbanggit niya na half Filipino siya. Pero the fact of na-feature yun, na-highlight yun doon sa statement niya, meron siyang consciousness. The fact na nagtagalog siya. The fact na kinilala niya ang Pilipino at ang Pilipinas na mahalaga sa pagkakapanalo niya. May papel na ginampanan. Then it is important that in this particular situation, we have a right to claim some sense of proprietorship to the symbolic victory of one of us. Diba? So yun yung ngayon bakit nagiging issue? Kasi may mga tao na kasi na parang yun nga yung iba purista. Yung iba naman talaga nang-aasar lang, yung iba naman medyo ganun sila, stricto ang pananaw nila na naiinis sila na mga Pilipino basta may dugong Pilipino ay inaangkin natin. Ako nga parang sa tingin ko bakit ba tayo masyadong ganyan? Ang kultura natin, lahat ng karamihan sa ating kultura ay hiram. Hindi ba? Ano bang ating pinagmamalaking trademark, Jollibee? Eh, kailan ba naging Pilipino ang hamburger at ang spaghetti? Hindi naman yung galing sa Pilipinas. Yung spaghetti natin, Filipino spaghetti, matamis, may banana ketchup. Pero yung concept ng spaghetti, yan ay hiram, galing yan sa Italy. Di ba? Ang Jollibee, yung French fries, sa pangalan na lang French. Di ba? French fries, hamburger. These are not Filipino cuisine and yet Jollibee is a Filipino icon. Diba? Eh, doon naman sa basketball. Panginoon ko, eh, ilan na ba ang mga import natin? Diba? Bakit pa tayo magiging masyadong maselan sa parang puro ang gusto natin? Hindi ba tayo magiging masaya na lang na angkinin natin kahit papano may bahagi tayo? At sinasabi ko rin naman yung parang sabi natin pampalubag loob, natalo si Miss Cortese. Pero at least si Miss Gabriel nanalo. Eh may Pilipinong dugo yun, kalahati. At may consciousness yan, may kaugnayan pa rin siya sa Pilipinas, kaya taga-American na siya. So, bakit kailan tayong magkaroon ng ganong klase ng usapan? Di ba? Parang hindi naman yata. Parang okay na ba naliligaligan sa ganun? Parang what is the effing deal? Big deal. Di ba? At parang masama ba ang gising ng mga tao? Di ba? Naandun na ako na para bagang lahat na tayo ganun eh, na parang gusto natin angkinin. Pero talagang ganun naman ang kultura natin. We invite. Tingnan mo na lang ang shawarma. You know, you have shawarma has been Filipinized, but it's not Filipino. You know? Eh, yun na lang mga pansit canton, pansit bihon, pansit mike. Saan ba galing yung pansit? Aba, eh, hindi ba galing yan sa ano, sa ibang bansa? So why should we even bother? Ang problema kasi mga napopoliticize din yung issue eh. Na parang may pinanggagalingan tayong hugot katulad nitong si Miss Cortese. Ako innocent lang ang sinabi ko, mukha yatang may ang nagmalas talaga kay Miss Cortese yung kanyang Darna costume. Abay dinugtungan na ng mga tao na siguro nagsasuggest na dahil ang Darna ay ABS-CBN, Dela One, may ganun ng implikasyon.
na para bagang naging political yung issue, parang natatawa na lang ako, pero para bagang come on, let us all sometimes it's very difficult to really make people realize that, you know, elections tapos na. Bakit kailan pang pati yan hugutin? Ako nga, kaya ko lang naman nabanggit yung Darna kasi sabi ko yun ang kakaiba. Sabi ko malas talaga siguro yun. Pero hindi ko nilalagay ng kulay na ina-associate ko ang Darna sa ABS-CBN at ang ABS-CBN ay dalawang channel o pink. Di ba? Parang yung iba gano'n na yung tinutungo ng diskusyon. Di ba? Parang sabi ko nga, nakakapagod na minsan. Okay? Pero yung pagka-Pilipino natin, hindi naman yan nawawala dahil ikaw ay nasa ibang bansa na. Hindi yan nawawala dahil ikaw ay kalahati lang Pilipino. Ay tingnan mo na nga lang si Becoming Filipino, si Kulas, di ba? Yung isang vlogger na galing Canada, na ngayon alam ko nilalakad na sa Kongreso ang kanyang citizenship, man-naturalize siya. Yan ay foreigner, pero ang puso at ang dugo ay Pilipino. Huwag mong sabihin, wala siyang karapatang sabihin Pilipino siya. It's a sense of identification. Even if you are an American, even if you are Canadian, if you already by consciousness, by identification, a Filipino, then you are a Filipino. Di ba? Hindi ko alam kung saan manggagaling yung point na bakit pagiging busarot lang ba yun? Na pang-pambasag ng trip or you just want to be purist. I don't know. But for me, parang sa akin, kung si Miss Gabriel, hindi niya kinikilala ang sarili niyang may kaugnayan sa bansa, ay talaga namang hindi maganda na ang kinin natin siya. Pero dahil malinaw naman na inaano niya, nililitaw niya yung kanyang pagka-Pilipino at sinasabi niya yan, nakukot siya dyan, nagpipreskon siya katatapos pa lang ng pagkapanalo niya, ay sinabi niya talaga na may puwang sa kanya ang Pilipinas at ang mga Pilipino sa puso niya at ang tatay niya ay Pilipino. Then, you know, then we have every right to claim her as part of our legacy, as part of our footprint, di ba? Or part of our cultural food, hindi niya man tinatanggi. Hindi naman siya katulad ng ibang mga Japanese-Americans, kunyari na wala ng conscious na sila ay konektado sa Japan. Diba? Maraming ganyan. So, may mga Pilipino din na ganyan. Kahit Pilipino ka, kahit pa puro kang Pilipino, ito lang nga, kahit puro kang Pilipino, kahit wala kang halo, kung nakatira ka na sa ibang bansa, at hindi mo na inaangkin yung pagiging Pilipino, ikaw ay meron ng detach ka na, wala ka ng pakialam, hindi ka conscious. You don't want to be associated with anything Filipino, ikinahihiya mo pa nga, ay hindi ka nakasama sa diaspora. Ayan ay dugong Pilipino ka pa, hindi ba? Ay maraming ang Pilipino dito sa Pilipinas, dito pa nakatira, wala ng consciousness na Pilipino. May mga ganyan akong nababasa. Halos iso. May mga ganyan, mga sa social media, may mga nakikita ako, nababasa ko na parang ikinahihiya ang pagiging Pilipino. Porque yung binoto nila ay hindi nanalo, porque ang nanalo ay si Bongbong Marcos, ay kinahihiya na nila, parang gusto nang mag-migrate, di ba? Lahat na lang ng pagiging Pilipino, dinuduhage. Nandiyan niya na, Pilipino ang nanay niya, at ang tatay niyan, dito ay nakatira, dito nagtatrabaho, pero kung alipustain ng pagiging Pilipino ay matindi, eh anong tawag mo doon? Di ba? Porque formalistic lang ba yun na Pilipino siya? Eh, wala naman sa puso niya ang pagiging Pilipino. So it's a matter of identity. Ibang usapan yung citizenship kasi yan talaga legal yan. Legal yan eh. Citizenship yan eh. Papel yan, hawak mo yan eh. In fact, kahit hindi ka Pilipino by blood, kung na-naturalize ka, Filipino ka. Katulad dito si Kulas. Kung yan ma-approve na ang kanyang citizenship, Canadian yan by birth. Pero kung siya ay maging citizen na, Pilipino na yan, may citizenship. So iba yung legal identity, yung passport. Kung isa ay Pilipino, nakapangasawa ka ng ano, ng Amerikano, at maging Amerikano ka, yung anak ko na lang, anong tawag mo sa anak ko? Anak ko, pinanganak ka sa Amerika, pero sa aming dalawang Pilipino. He's Filipino, but he's also American. So what do you think of him? How would you say? So yun yung point eh. It is a matter of context. Okay? Na huwag na nating pagkaabalahan pa ang gulo dito kasi sa totoo lang
Marami mga tao na mga Pilipino nga by blood pero halos itakwil lang maging Pilipino. Tanda ko noon nung ako ay bata pa. May buhok pa ako noon. Pauwi yata ako noon sa Hawaii dahil nagbakasyon ako. May ginawa ako sa Pilipinas. May nakasakay ako na pamilya ng mga Pilipino. Alam mo naman na nag-migrate sila. May mga dala lang malalaking x-ray. Yung ganun yun eh. Pero yung sa ano, yung well, kasakay ko sila from Manila to Tokyo yata, Narita. Sa Narita, naghiwalay na yata kami. Kasi ako naman, taga pupuntang Honolulu, sila pupuntang mainland. So, nag-iwalay ng aeroplano. Ganyan naman ang mga Trans-Pacific flights to the US. Pag via Japan, pagdating ng Tokyo, maghihiwalay na. Eh, hindi kausap ko kasi katabi ko eh. Abay, basta ang nakuha ko sa kanya, tuwan-tuwa siya na mawala na sa Pilipinas. Halos lahat lang si pinulaan. Ang ating CR, mabaho, lahat na, kurap, mga tao. Parang talagang wala nang magandang nangyari sa Pilipinas at kanyang pagka-Pilipino. Tuwan-tuwa siya na siya ay makakalalayan. Tuwan-tuwa siya na siya ay makaka, ano na, anyway yun. Wala na sa pagiging Pilipino. Parang sabi ko, parang ako inis na inis. Yung bang parang, sabi niya, ako. Tapos nung lalo akong nabuhisit nung tinanong ako, anong ginagawa ko sa Amerika? Kung ako daw, in-assume yan, American, Amerikano ako. Sabi ko, hindi po nag-aaral lang po ako sa university. May balak po akong bumalik. Babalik naman po ako. Abay, sabi ba naman sa akin, huwag kang maging tanga. Maghanap ka ng trabaho. Huwag ka na bumalik sa Pilipinas, wala nang pag-asa. Ay, doon talaga ako nabuhisit. Kaya sabi ko, alam mo, sabi ko na binisit ako na mama ito, okay, gaganti dito. Kaya nung palanding na aeroplano sa Tokyo, di siyempre nung nag-touchdown na, di gulo-gulo-gulo, di nakaupo pa kami ito, sabi ko, timing nga ito. Sabi ko, sir, kayo po ba'y balak pang bumalik sa Pilipinas? Wala. Sabi ko, mabuti naman po. Kasi yan ang magandang magagawa niyo sa bansa. Na huwag na kayong bumalik. Tapos sabay akong tayo, kinuha ko yung gamit ko, hindi ko nasabihin na ng pagkakataon na makasagot. Kasi alam ko naman din naman kami magkikita na. Kung may pagkakaiba naman kami ng flight. At sa airport, iiwasan ko na siya. Maring iba yung gate niya. Diba? Nakakainis kasi. Diba? Parang, ano itong mga taong ito? Tumahimik na lang sana. Alam ko tayo, ano, marami tayong criticism sa ating bansa, pero yung dalugo sa laulain mo, yung parang may mga taong na, pag nanunumpan maging American citizen na sila, ay parang tuwan-tuwa. Parang bagang nabawasan sila ng bagahe sa buhay nila. Ang iba, nalulungkot eh. Sa, yun ang, ano, nalulungkot sila, hindi na sila Pilipino, kaya lang kailangan nilang magmanumpa. Eh, ngayon nga, hindi mo na kailangan kalimutan maging Pilipino, kung gusto mo maging American citizen, kasi meron na nga tayong dual citizenship law na pwede mo nang i-retain yung pagiging Pilipino mo kahit mag-acquire ka ng pagiging citizen ng Amerika o Canada o Australia o New Zealand. At yung mga nawala ang pagka-Pilipino, pwede kayong bumalik at i-reacquire nyo. Ay nako. Anyway, inuulit ko po, tayo po ay may karapatan na sabihin na kabilang sa ating diasporic community at therefore Pilipina pa rin naman, kahit papano, kahit siya ay United States citizen na, kahit siya ay taga Texas na, dahil po ang nanalong Miss Universe, ang tatay ay Pilipino at hindi lang yon, nasa kamalayan niya, na may connection pa rin siya sa ating bansa. Okay, o, sige po. Sana po nakapag... ano nga ba? Nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung puso at nabago ko inyong mga pananaw sa buhay. Lalo-lalo na sa usapang political. Ayan po ang sabi sa akin ng Lasal Teach Mind Touch Heart and Control Lines. At sana po nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin yan ng UP Serve the People. Okay? Meron pa rin mo naman tayong COVID. Mag-ingat. Mag-ingat sa panahon. Maulan. Baka tayo sipunin. Diba? Sige pa. Kita kayo ulit sa Miyerkules. Lagi kong sinasabi. UP naming mahal. Ano mo, Lasal? Magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayo. Have a good weekend. Bye.